12 ng Enero, ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Dumating si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog Jordan para magpabinyag. Pero tumanggi si Juan at sinabi, "Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin?" Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Hayaan mo, ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos." Kaya sumang-ayon si Juan. Matapos mabinyagan, umahon si Jesus mula sa tubig at agad na nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang kalapati at pababa sa kanya. Narinig kasabay nito ang boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang aking hinirang." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Binyag, tanda ng Emmanuel. Ako ang dapat na magpabinyag sa iyo. Bakit ikaw ang lumapit sa akin? Pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagpapabinyag ang mga tao kay Juan Bautista. Sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, kinikilala ng mga nagsisi ang pangangailangan nilang maging malinis mula sa kanilang mga nagawang kamalian. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig, tinatanggap nila ang kapatawaran mula sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi si Juan sa simula na binyagan si Jesus. Siya ang Mesiyas, ang banal na Diyos. Wala siyang kasalanan at hindi niya kailangan ng binyag ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ngunit nang tanungin si Jesus ni Juan, ito ang naging tugon ni Jesus. "Hayaan mo, ganito natin tutuparin ang makatarungang plano ng Diyos." Sa mga salitang ito, ipinahiwatig ni Jesus ang dahilan kung bakit siya naparito sa mundo. Katuparan ito ng kalooban ng Ama. Nagpakababa siya at naging masunurin. Isinama ni Jesus ang kanyang sarili kaisa ng mga tao. Ibinilang niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan. Sa pagpapabinyag ni Jesus kay Juan, nagbigay siya ng patikim sa kanyang kamatayan sa krus. Ang pagpapakababang ito ang tanda ng kanyang pagmamahal sa Ama. At sinuklian agad ng Ama ang ginawa ni Jesus. Matapos siyang mabinyagan, nabuksan ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos at may boses mula sa langit na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang minamahal. Siya ang aking hinirang." Sa pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan sa araw na ito, huwag kalilimutan ang napakagandang handog sa atin ni Jesus. Siya ay Emmanuel, Diyos na nakipamuhay sa piling natin at piniling maging katulad natin.